tayo sa Divine Mercy. E de, sige, sabi ko. Pero wala akong pera, sabi kong ganun. Hindi, may magsasama sa atin, sabing ganun. Kaya purihin ng Ama. Binibigyan din po kami ng anghel ng Panginoon. Pupunta kami rito, wala kaming gastos. Yan yun po, napakabuti ng Panginoon. Lahat pala'y binibigay sa atin. At sa buhay namin ngayon, na tamang mamag-ina kami, pero ang buhay ay awa ng Diyos, kahit hindi ako naghahanap buhay, nakararaos, may mga anghel na ibinibigay ang Diyos sa amin. Kaya talagang ang lahat po eh, sa Diyos natin huhugutin ang kalakasan ng ating katawan. Sa Kanya rin ang gagaling lahat. Sabi ko nga, eh sabi ko sa mga anak ko, Nanay, mag-iiwi ka ng apo mo. Ay, Diyos ko, huwag niyo akong itali sa bahay. Di bali, paminsan-minsan, huwag niyo akong pag-iiwihin araw-araw. Sabi ko, ang buhay ko ay asa Diyos lang. Sabi ko, buhay at kalakasan. Sabi nga ng Banal na Espiritu, siguro po kung hindi ako nagpunta sa dambanang ito, marahil wala na rin ako. Dahil pahayag ng Banal na Espiritu, anak, mapalad ka. Nagtibay ka sa Ama, marahil sa oras na ito'y wala ka na sa harapan ko. Kaya ang buhay po natin totoo. Ang Diyos lang ang nakapagbibigay ng haba ng buhay natin. Kalakasan, lahat sa Kanya natin hugutin. Kaya panaypapurit pa sa salamat ko sa ating Panginoon Diyos. Tatanawin niyo pong ganito'y katawang ko, pero malakas po ako. Magkasakit man ako ngayon, hindi na po ako ninenerbiyos. Dati po, sandaling hindi lang ako maihis. Sasabihin ko sa anak ko, Anak, ba't hindi ako maihis? Kailan pa ba nanay? Eh ngayon lang, dalhin mo ako sa doktor. Ano nanay, hating gabi nagpapadala ka sa doktor? Bukas na, sabi niya ganun. Talaga naman eh kasi nanay, pagka sinumpong ng nerbiyos, hindi na alam yung sinasabi. Ngayon po, alam niyo po. Kahit po ako'y kutakot-takot ang ubo ko, sumasabog ang ihi. Sasabihin ng anak ko, Nanay, dadaling kita sa doktor. Hindi, huwag niyo akong dadaling sa doktor. May nagpapagaling sa akin, sabi ko. Ngayon po, alam niyo po, yung nervyos ko dati, napapalitan ng tatag at lakas. Kaya papurit pa salamat sa Panginoon. Ang buhay at kalakasan, sa Diyos lang talaga huhugutin lahat. Yun lang po at maraming salamat po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga na naramdaman niya at natamo niya kung papaano ibinigay ng Diyos sa kaniya at nagpakita ng Diyos sa kanilang buhay ang pagpapala na mula sa Kanya. Amen? Sabi nga, hindi lahat ng tao nararamdaman yaon. Hindi lahat ng tao ay tuwirang makakasunod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang kapatid dalawang choir upang mag-alin ng awitin. Tinatawagan ko po ang kapatid na Minerva, kapatid na Nene. Ah, magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa kabutihan po ng Ama, sa Kanyang kadakilaan, kami po ay mag-aalay ng aking kapatid na choir ng isang awitin. Sadyang kay puti ng ating Panginoon nagtapat sa habang panahon maging sa kapila ng ating pagkukulang biyaya niya'y patuloy na lang
Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Sa susukot ng dami, katapatan niya'y aking pupurihin. Sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan mong lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw ay aking sa buong mundo'y aking awitin. Nakita ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Nakilap ko, O Diyos, sapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan mong lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sunalingan. Sa bawat pikati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga, ang buhay mo ay kayang ibahin ng Diyos basta't sa Kanya magtiwala kang lubos. Amen? Sabi nga, kung nararamdaman natin ang Diyos, mararamdaman din natin ang Kanyang kadakilaan. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang kapatid na Emily. Magandang hapon po sa inyong lahat. Noong po December 17, yung kapatid ko po si Marisa, nahilo po yan, nagbiyahe po kasing itlog sa Apanit. Doon po nabutan ng hilo. Ngayon po, dinala po namin ang ospital. Ang suggest po ng doktor sa amin, operahin ang ulo kasi po mayroon daw pong namauong ugat. Na ngayon po, ginawa po namin, nag-second opinion pa po kami sa iba. Ganon din po ang utos sa amin. Araw at gabi po, nagdadasal na lang po ako sa Panginoon na sana po mabago po yung CT scan niya na namumuo po sa ulo na nanghihingi na lang po kami sa kanya ng himala. Isang araw po, naisipan ko po pumunta mo na po dito kay Apong Kunchi sa kanyang dambana. December 23 po, nagpunta po ako dito. Inabutan po ako ng rosaryo yung mga kabataan. Nakisama po ako sa kanila. Tapos po, sinabi ko po, yung aking problema, nakilang ko po si Apong Kunching. Tinawag niya na po si Apong Kunching. Sinabi ko po ang problema ko, Apong Kunching. Sabi po niya sa akin, kung magtitiwala lang kayo at ano, ilabas niyo siya. Tapos po, ginawa nga po namin ganon. Nagtiwala na lang po kami sa Panginoon na sana po, gumaling po ang aking kapatid at mawala po ang kanyang namumuong dugo sa ulo.
December 24 nga po, nilabas na po namin siya. At 25 po, okay na po siya. Agad po, nagmilagro po ang ating Panginoon. Sa katulong kawa niya po sa amin, binagbigyan niya po ang aming kahilingan. Sa kadakilaan niya po, talaga pong buhay ang Diyos, Ama. Nagpapasalamat po kami sa Diyos, Ama, at kay Apong Punching na ginawa po siyang angkapa ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kapag pinagbigyan ng Diyos ang tumatawag sa Kaniya, batid ng Diyos ang laman ng Kaniyang puso. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ang sabi nga, binigay niya ang marapat, patuloy natin kamtin kung papaano siya magpapakita ng himala at kadakilaan sa lugar na ito. Buhay po ba ang Diyos? At kaya sa pagkakataon rin pong ito, isang tagasunod din po ang aking tatawagin. Magandang gabi po sa, ay magandang umaga po sa ating lahat. Ang isi-share ko lang po eh, yung pong nangyari sa aming buhay. Yung pong mister ko, noong 2014 po, eh, nakayod po ng prostate. Ang buong akala ko po, pag nakayod na po siya, eh magiging maayos. Sa totoo lang po, 27 araw po kami sa ospital. Sa na-ICU po siya ng 3 araw. At siya po eh, lumaki po ang tiyan niya na hindi siya madumi. Kasi po eh, may diabetes siya, nagkakomplikasyon. Hanggang sa tinawag ko po ang pare, at pinaano ko po sa pare, talagang puro dasal at pananalig at pananalangin ang ginagawa ko. Kahit sino po ang dumalaw na mga sister, mga brother, pinapa-pray over ko po siya. Nung pong nangyari yun eh, ano, September 7 po. Kaya, ano na po, meron na pong 2 taon. Ano, 16 na po, 7, ano tayo ngayon? Bali, 3 taon na po nakakalipas. Sa awa at tulong ng ating Panginoon, eh, buong akala ko po, eh, magaling na. Hindi po nagtagal na okay na siya. Siya po, eh, balik-balik sa doktor. Sa totoo lang po, ayaw na niya talagang magpa-opera ulit. Eh, dumating po ang time nung kaya po ako yung nag-share sa araw na ito. Asyete po, na-hospital po siya sa Santo Niño. Kasi po yung kanya pong paa, pinasuotan ko po ng yung po bang stepe na dinadaan po niya sa akin, eh, manhead. Pinasuotan ko po siya ng stepe, eh, na komplikasyon po, nagkaroon po ng ano yung kanyang paa, ng itim po. Hanggang sa, ang gusto po ng doktor, eh, operahin. Eh, ayaw naman po niya. Hindi rin po nangyari yung kagustuhan niya. Iniluwas po namin siya ng siguro po mga sa madalit salita, ano po yung January. Eh, nung pong iniluwas ko, hindi po nangyari na hindi siya walang magagawa kung hindi po tuloy ng daliri ng kanyang paa. Dahil yun lang ang paraan para hindi kumalat ang virus ng kanyang paa. Ngayon po, sa awa at tulong ng ating Panginoon, naputol na po ang kanyang paa. Magbuhat po nung naputol, 19 na araw naman po kami doon, sa East Avenue naman po kami nakarating. Nung pong inopera ang kanyang paa, hindi na po siya naihi. Bakit nagkaganon? Hindi po siya naihi. Eh, samantalang inopera lang po ang kanyang daliri ng paa. Kaya nung buhat po ng January 27, nung kami lumabas, nakakateter na po siya. Ngayon po, timbabalik po kami, doon po kami nagpapacheck up sa East Avenue. Ang sabi po ng doktor, o-operahin ka uli dahil may natira. May natira ka sa
pagkakakayod sa iyo. Kaya ikaw, eh hindi, habang buhay ka nang magkakaroon ng kateter. Eh ganyan po ang nangyari, nakakateter po siya. Nung pong may nagawin pong mga taga San Luis sa amin, ang sabi po sa akin, dalin mo na lang po, dalin po ninyo doon kay Ate Kunching, si tatay, sabi ganun. Kasi po, may kasama po akong pamangkin na ang depresyo naman po ay yung lagi siyang nahihilo. Eh sabi ko, eh siguro eh, hindi pa time, hindi pa oras. Kaya po nung pong inaya ako ng pamangkin ko, talagang iniisip ko na po na talaga na alang makakagaling sa iyo kung hindi ang ating mahal na Panginoon. Kaya pumunta tayo. Pumunta tayo kay Apo Kunching, sinasabi nila. Pero nakapunta na po kami dito noon pa. Mulit lang po kami itong 2016 na ito. Ang nangyari po, nagsiyampo kaming mag-asawa. Nagsiyampo kami, bali dalawang siyap. Ngayon po, ang lagi ko pong hinihiling sa ating mahal na Ama, sa ating Divine Mercy, na bago man lang po magpasko, Panginoon, ay ipagkaloob ninyo na mawala na ang kateter ng aking asawa. Sa awa at tulong ng ating Panginoon, ipinagkaloob nga po na wala na po siyang kateter ngayon. Kaya nandito po ako at nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hanggang hindi po ako nakapag-share at hindi ko po na ilalabas sa aking kalooban ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Parang hindi po kontentong aking loob, ang aking puso. Para po bang hindi ayos, hindi okay. Hanggang hindi ko po na i-share ang kabutihang ipinagkaloob sa amin ng Ama. Kaya kahit po na ika-ika siya, talagang ninais ko po na dalawang beses man lang po sa linggo ay makarating kami. At nung pong anniversary po, nakakateter pa po siya eh. Nung pong November 18, nung po nawala ang kanyang kateter. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, dahil dumadaan po siya na nahihirapan pa raw po siya sa pag-ihi. Ngayon sabi ko, magtiis ka. Ipagkakaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Manalig ka lang. Magtiyaga tayo. At ibibigay sa atin. Ipinagkalooban ka na naalis ng kateter. Talagang ganun. Basta buuin mo ang pananampalataya mo at pananalig mo at ibibigay sa atin. Hanggang dito na lang at maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay nga, ang pagpapala, hiwaga ng ating Panginoon ay tunay na kumikilos sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ano nga po ba ang marapat na sa ating buhay na ibinibigay ng Diyos, gawin nating marapat at kalugod-lugod sa Kanya upang maramdaman natin ang tunay na pagpapala, kadakilaan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataon pong ito, isang alagad ang aking tatawagin upang sa gayon ang bawat isa ay tunay na magising. Tinatawagan ko po ang kapatid na Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi at pakisabi nyo pong kapatid, dakila ang Diyos. Kaya paalala ko, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paumanhin po kung hindi po ako naka-uniforme sa araw na ito bilang isang alagad sapagkat sa mga ginampanan po bago magtungo rito, ang Ama na po ang nakababatid ng kalahat-lahatan. Walang hanggang papuri at pasasalamat po
ang ating sama-samang ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na Birheng Maria at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Konching, sa muli pagkakataong sa ating ipinagkaloob ng ating Ama upang tayong mga anak niya'y matipon sa banal na dambana niya, mapapurihat, mapasalamatan natin siya, maramdaman natin ang pagmamahal niya at sa magtitiwalang anak niya, ang hiwagay makakamta nila at papatunayan ng Ama na tunay na dakila siya. Amen po ba? Kaya po, ang ating pong tinatalakay na tema sa tanghaling ito ay ang kadakilaan ng Diyos. Maari po bang sumigaw ang lahat ng salitang dakila ang Diyos? Mahina po, dakila ang Diyos. Tama at tumpak, ang Diyos ay dakila, mahiwagat mapagpala sa mga anak niya sa lupa na lubos nagtitiwala, pinakikita niyang gawa na siya'y mahimala, sumasa kanila pawa ang kanyang hiwaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bawat isang tao po na nabubuhay sa mundo ay nakaranas, nakasaksi, nakatunghay at nakadama na ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Walang taong maaaring magsabi na hindi ko pa naramdaman ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kapatid na minamahal. Matulog ka sa magdamag, wala kang kamalayan habang ikay nahihimlay. Diyos na mapagmahal sa'yo'y nakagabay, wala kang kamalayan bukang liwayway sumisilay. Sa kabila ng maraming pinagdaanan na mulat pa mata mong taglay, hiningay iyong nakamtan, patotoo ng Diyos ay dakilang tunay. Amen po ba? Sapagkat hindi lahat ng natulog ay nagising sa umaga. Sabi ko nga po, kapag ang tao ay natulog sa gabi, alam mo ba kung magigising ka pa sa umaga? Alam niyo po ba kung magigising ka pa? Hindi na. Subalit dahil sa umaga'y nagising ka pa, binuhay ka pa ng Ama, patotoong dakila siya, patotoong mabuti siya, kaya ang kailangan ay pasalamatan natin siya. Kahit itutok pa sa iyo ang napakaraming alarm clock, kahit marinig mo pa ang butak ng iyong kapwa, kahit buhusan ka pa ng napakaraming tubig, kung ayaw na ng Diyos na magising ka sa umaga, hindi ka na magigising anak niya. Kaya't patotoong kapag namulat ang iyong mata, taglay mo pa ang hininga, pasalamatan mo siya sapagkat muli nagpatunay siya na anak, dakila ako sa tuwina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng mga pagbabahagi na ating napakinggan na kung ika'y nawawala ng pag-asa, mabubuhay ang iyong pag-asa. Kung nawawalan ka na ng pananampalataya, muli mabubuhay ang iyong pananampalataya. At kung sa palagay mo'y wala nang magagawa ka, kung magtitiwala ka, ang Diyos na ating sinasamba ay may magagawa pa pala. Amen po ba? Sapagkat ang mga bagay na imposible ay nagagawa niyang posible. Ang mga bagay na hindi kaya ng tao ay nakakaya niyang ipakita sa mundo. Sapagkat ang totoo, dakila ang Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? Sa akin pong personal na karanasan, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, bilang isang alagad po sa banal na dambanang ito, sa pamamagitan po ng Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan, Apo Konching ang pangalan, iba't iba na pong kadakilaan ang aking namalas at nasaksihan. Na do'y nagpapatunay na ang Diyos nga pala'y buhay at makapangyarihan. Isang kaganapan po sa aking buhay. Noon pong mga panahong hanggang ngayon po, kapag sasapit po ang Domingo de Ramos o ang Linggo ng Palaspas, nakaugalian na po dito sa Dambana na ang ating pong mahal na Apo Konching ay nagpapabasa po ng Pasyon. Isa po ako sa sumaksi sa pagpababasa niya ng Pasyon. Ilang taon na po ang nakararaan. Nagpunta po ako dito ng linggo na yon at panahon po noon ng pag-aani. Noon po ang uso pa ay tilyadora. Kaya po yung mga pinanggalingan po ng palay ay nakatambak po dyan sa bukid sa atin pong harapan. Isang kaganapan po, habang bumabasa po ng Pasyon, yun pong mga ginikan po ng galing pinanggalingan ng palay ay sinigan. Sinigan po.
Matagal na pong nakasiga, subalit matagal po pala ang baga o apoy sa ilalim po ng ginikan. Kaya napakalakas po ng hangin nung mga panahong yaon. Na kaya po yung usok na nanggagaling po sa bukid ay papapasok po dito po sa Dambana. Nagkataon po na marami ang nagbabasa ng pasyon na ibahagi ko na po ito. Subalit para po hinihingi ng pagkakataon sa kadakilaan ng Diyos. Kaya po, ang atin pong mahal na Apo Kunching nung mga panahong yaon ay lumabas po at tinignan po yung usok na papasok sa Dambana. Ang sabi niya po, "Anak, papasok yung usok sa Dambana. Yung mga tao'y mauusukan at pwede silang maubo at masamid." Sabi po ng mahal na Apo, "Hilingin natin sa Ama na huwag niyang pabayaang pumasok ang mga usok sa Dambana niya para maging maayos ang lahat sa pagsasagawa ng pabasa." Mga kapatid, pagkatapos po naming nag-usap ng mahal na Apo Kunching, dumatal po at dumaloy ang banal na espiritu sa kanyang katauhan. Pinalabas po siya diyan sa labas ng tarangkahan. Pinaganyan po ang kanyang kamay. Pinakampay po ito sa mga usok na palapit na po sa Dambana at ang sinabi niya po, "Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lumisan kayo, huwag papasok sa Dambanang ito. Saksi po ang dalawang mga mata ko. Kung papaanong ang usok ay papasok na nang kinampay ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ang kanyang kamay, ang usok po'y bumalik sa dulo, naghiwa-hiwalay hanggang ganap ng naparam." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dito po nagpahayag ang espiritong banal sa aking kaisipan ukol sa pangitaing sa aking kanyang pinasilay. Sabi niya pong maliwanag sa aking kaisipan, "Anak na minamahal, yan ang pawang katotohanan. Usok mang naturingan aking napag-uutusan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan bilang espiritong banal. Gamit kong katauhan ng aking kinalugdan, anumang aking nasait ibigay, ito'y aking maipasisilay. At yaan ang katotohanan, kung magtitiwala ang bawat nilalang na may taglay na karamdaman, anumang pinagdaraanan na tumutungo sa Dambana kong banal, kung ako'y pagtitiwalaan bilang espiritong banal, kaya kong ituran at isaysay, karamdaman ikaw ay maparam, pinagdaraanan ikaw ay mawalay, upang katagumpay at kadakilaan kanilang masilayan." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan pa po na kasaysayan po sa aming buhay. Ang aking pong indanong mga panahong yaon, tulad po ng maraming matatanda, ay mahilig pong magpustura. Si Indako po, hindi po yan lumalabas ng hindi makapal ang lupistik, no po, sa mga matatanda. At siya po'y napakakapal magpambo. Dahil po ang gusto niya, ayaw niyang napipintasan ang kanyang muka. Makapal po niya maglupistik, kahit di pa po naliligo. Yung pambo po niya nagkakatibag sa muka. Ayaw po niya nang mapangit ang muka. Subalit bakit po pinahintulutan ang pagsubok? Nagkaroon po siya ng napakaraming sugat sa mukha. Kumakatas at naaagnas. Hindi lang po kumakatas, naaagnas at may kakaibang amoy. Hindi lamang po sa kanyang mukha, kundi maging sa kanyang dalawang kamay, maging hanggang sa kanyang leeg. Kaya po, yung mga katabi niya na dating kasamahan niya dito, ang sabi sa kanya, "Taga saan po kayo? Buti po napunta kayo dito dahil po nakatakip ang mukha ng aking inda dahil kumakatas at magang-maga." Sabi daw po niya, "Ako ito si Sion na maga." Ay, anong nangyari sa'yo? Alam niyo po, isang pagsubok ang pinahintulutan ng Diyos sa aming pamilya. Walang katanungan na sinabi kong, "Panginoon, bakit po naganap yan? Ang pinagtibay ko sa aking katauhan, yaan po amay iyong pinahintulutan upang ganap kaming magtibay. At sa aming pagtitibay, pananalig ng buong katapatan, batid ko po't nalalaman na ang iyong kadakila ay aming masisilayan." Ang aking pong inda ay wala pong ginamot o ginamit na gamot na binili po sa mga butika. Siya po ay binanyusan ng mahal na ina sa katauhan po ng kapatid na Marianela dito po sa Banyusan. Matapos po siyang banyusan, bumabalik po siya dito sa Dambana at hinihipan po ang kanyang sugat ng ating mahal na Apo Kunching. At sa bawat pag-ihip ang sinasabi po, "Matiyo kayo, matiyo kayo."
magbalik kayo sa dating itsura ng kanyang balat at walang magiging anumang bakas at peklat. Ito po ang aming pinanaligan at pinagtiwalaan. Buhay ang Diyos na aming tinawagan. Buhay ang Diyos na aming pinanaligan. Lumipas ang ilang buwan at araw, nanumbalik at naparam ang sugat ng aking inda, nanumbalik ang kinis ng kanyang balat, bumalik po ang itsura ng kanyang mukha, wala pong kabakas-bakas na sugat. Subalit wala po siya ngayon sapagkat may ginampanan, makikita niyo po siya isang araw, ang kanyang mukha balik na uli sa pambo at lupistik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, napakadakila po ng ating Ama. Napakarami niya pong ginagawa sa ating mga buhay. Subalit hindi po lahat ng ito'y ating napapahalagahan. Subukan mong pagnilayan. Subukan mong namnamin at masdan kung ano ang mga kabutihan at kadakilaan niyang bigay. Ang hirap sa nila lang, bilang ng mga problema ang pinagdaraanan. Subalit ang di nabibilang ay ang dami ng beses na inihulagpos ka ng Ama sa mga problema ang pinagdaanan. Daing ka ng daing sa makirot sa iyong katawan, ang di mo na pagninilayan, buo pa't kumpleto ang partes ng iyong katawan. Bilang tayo ng bilang sa ating mga pagsubok na nararanasan, subalit ang nakakalimutan nating pagnilayat bilangin sa araw-araw ay ang dami ng mga biyaya at pagpapalang sa atin ay kanyang bigay. Ang dambana pong banal bilang dakong tipanan, espiritong banal sa atin nag-aalay. May taong ginamit na daluya tunay na kasangkapan, Apo Kontsing kanyang ngalan tunay na kinalugdan, kung ating pagtitiwalaan, ating pananaligan, naghahayag ng mainam, nagpapadama ng pagmamahal, nagpapasilay ng kahiwagaan, at nagpapadama ng kadakilaan. Mga kapatid na minamahal, sabi nga po sa awitin sa probinsyano, kung wala ka ng malapitan, kung wala ka nang makapitan, sa Diyos ka manghawakan, sa Diyos ka magtiwalang lubusan, ika'y kanyang pakikinggan, ika'y kanyang kaaawaan, di kanya bibiguin kailan paman, sapagkat siya'y mabuti kailanman. Ganap mong pagtiwalaan, ganap mong panaligan, kikilos siya't gagalaw, tutugon sa iyong kahilingan, at do'y masasambit mong tuwiran, ikaw Diyos na aking tinawagan, dakila ka po sa aking buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na naririto, saan man po dako nagmula kayo, iba't iba man po ang mga bit-bit na pinagdaraanan nyo, iba't iba man po ang mga suliraning tinataglay nyo, at iba't iba man po ang mga karamdamang nararanasan nyo, huwag po kayong malumbay at huwag po kayong mawala ng pag-asa kailanman. May Diyos po tayong buhay. Kung natunguhan mo na ang maraming manggagamot na iyong nalaman at ininom mo na ang maraming gamot pumasok sa iyong katawan, subalit wala ka pa rin nakamta na kagaling at kaginhawahan, ang Ama naman ang iyong panaligan. Siya naman ang iyong pagtiwalaan. Mga nilalang sa iyong harapan walang nagawa kailanman. Mga gamot na turingan walang nadulot na mainam. Ang Diyos kong iyong pagtitiwalaan, ganap mo siyang pananaligan. May mabuti pa siyang nakalaan at may gagawin siya sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at nais ko pong tapusin ang akin pong pagbabahagi sa isa pong kwento na lagi ko pong ibinabahagi sa harapang ito upang muli po'y mapagbatid at malaman ninyo na ang kadakilaan ng Diyos ay di nawawalay sa lahat ng tao. Ang kwento po ng isang ginugupitan at isang barbero. Ang ginugupitan po ang pangalan ay Berhel. At ang nanggugupit po ay medyo mataba, ang pangalan po Lando. Si Berhel po ay nagpapagupit po kay Lando. Sabi po ni Lando, isang araw po habang ginugupitan po si Berhel, ang sabi po ni Lando, "Hoy Berhel, alam mo ba, hindi ako naniniwalang may Diyos." Sabi po ni Berhel, "Ha? Bakit po? Kasi kung may Diyos, tumingin ka sa labas ng aking barbershop. Kung may Diyos, bakit ang daming may sakit? Kung may Diyos, bakit ang daming nag-aaway? Kung may Diyos, bakit madaming mahirap? Kung may Diyos, bakit marami ang napapahamak sa buhay?" Sandali pong tumahimik si Berhel at nagnilay.
Pagdaka po'y tumingin siya sa nanggugupit at sinabi, alam mo, ako rin po hindi naniniwalang may barbero. Sabi po ng nanggugupit, ha? Bakit naman? E anong tawag mo sa akin? Kasi po kung may barbero, tumingin ka po sa labas ng yung barbershop, bakit po maraming mahaba ang buhok? Bakit po maraming pangit ang buhok? At bakit po maraming kuto at albalakubak ang buhok? Sumagot po si nanggugupit. Ang sabi po, ha? E anong gagawin ko? Paano kung maaayos ang kanilang buhok? Ayaw naman nilang at nilang lumapit sa akin. Sumagot po si Berhel, ganyan din po ang Diyos. Paano pong aayusin ng Diyos ang buhay ng mga anak niya? Paano pong ipakikita ng Diyos ang kadakilaan niya kung ayaw naman po nilang lumapit sa Kanya? Upang atin pong madama, makita at maranasan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos na buhay, lumapit po tayo sa Kanya ng buong katapatan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa anumang ating nagawang kasalanan. Tayo po'y Kanyang patatawaring tuwiran. Huwag na natin balikan ang mga kamalian. Ganap natin siyang pagtiwalaan at doon masasambit mo, tunay nga pala Ama ko, buhay at dakila ka sa buhay ko. Mga kapatid na minamahal, ang Diyos na ating tinatawagan, buhay at makapangyarihan, dakila kailanman, kung iyong pagtitiwalaan may magagawa sa iyong buhay. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa wikang Tagalog. Thank you po sa wikang English. Sa hapon po, hindi ko alam. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Gising na po ba ang bawat isa? Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po na ang kadakilaan ng Diyos ay laganap sa mundong ito kung ang tao ay tuwirang lalapit at kikilala sa ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataong ito, isa rin tagasunod ang akin tatawagin. Tinatawagan ko po ang kapatid na Celia. Magandang umaga po. Ay, tutulo na naman yata luha ko. Nung tinawagan ako ni ang ating tagapagsalita, di ko po mala kung bakit biglang tumulo yung luha ko. Sa pagpapalapot sa biyaya na parami. Yung mga nandito po, alam na po yung mga bago po, hindi po alam. Pero yung mga dati po na kapag Sabado nandito, alam na po ang istorya ng buhay ko. Ako po yung nagpapatotoo dito sa harapan na madalas na sinasabi ko na sa pananalig at sa pagpapala ng Diyos, makakamit natin ang ninanais natin. Ang sabi ko nga po, noong ako po'y magkasakit, 2 beses lang po, pero napakatindi. Iyon nga po yung nagkaroon ng sugat yung aking mukha. Dito po sa left side. Sa Manila ko po iyon ipinagamot. Sa tuwing pupunta po ako doon, meron pong isang maliit na kapilya. Aba, nag-iintay po ako ng oras para po yung doktor ay lumabas. Nagdadasal po ako. Matagal din po. Pero hindi din po sila ang nakapagpagaling. May mga ibinibigay po na gamot sa mukha. Maghihilamos ka, ikakaskas mo. Pero wala din pong nangyari. Nang isang araw po, yun po yung sinabi ko na nanaginip ako na nandun po ako sa may bintana. Malabirin po yung napanaginipan ko nakatingin sa akin. Pagkatapos po umakyat po siya sa bahay, inawakan po yung aking mukha. At sabi po, magmula ngayon, gagaling na yan. Buong puso po, yun po ang isang biyayang na nakamtang ko.
na hindi sa mga doktor o sa mga ospital kagalingan. Nandun po sa ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ikalawa pong sakit na aking naranasan ay yung magkaroon po ako ng bukol dito. Nanaginip po ako. Dito po ako pinapunta. Pinapili po ako ng apo kung magpapa-opera po ako o kung ako po eh mananalig sa kanya. Pinili ko po yung pananalig. Pananampalataya. Pagbabata. Sa awa po niya, gumaling po ako. Wala na po kayong makikita dito. Kagaya po ng isang nagpatotoo rito. Sa teacher po siguro, talagang ang sakit dito sa lalamunan. Gumaling po ako dito rin po sa Dambana. Sa tulong po ng ating mahal na Apo Kunching, dakit na lugda ng Panginoon. Ang ikatlo po, ay yung minaramdaman po ako talaga, nandito po siya sa left side eh. Pinagbataan ko po yun. Wala po akong sinisi, wala po akong sinabi na anuman, nanalig po ako. Dati po, kasi kapag pumapasok ako, yung araw-araw po na pagpunta ko sa school, umagang-umaga, yun po ang ginagawa ko. Ang pinaka, nag-retire po ako December 16, last year lang po. Pero buhat po noon, hindi na po ako sa school, sa simbahan po ako, nasa church po ako. 7 o'clock po ako nandoon. Yung kalagitnaan po, ang dami pong umiimok sa akin na maging kasapi ng sa simbahan, pero tinanggihan ko po, kahit po yung sa pagiging katikista, tinanggihan ko, sabi ko po, mamamahinga lang po ako, yun lang po ang sabi ko. Dahil kasi po, ala po akong ginawa ko, di magturo, kaya po ang ginawa ko, nagsisimba po ako kada umaga. No, kalahatian po ng taon, meron po akong naramdaman dito na nasa left side. Napakasakit po noon. Nagbata po ako, nanalig at nanampalataya. Kung mararamdaman niyo po yung sa akin ngayon, hindi ko naman po sinasabing hindi nyo makakaya, kundi kinaya ko po. Kaya nga po, medyo ang katawan ko, lahat po ng makakita sa akin, o bakit yung katawan mo, yung pumayag yata kesa noon. Sabi ko lang po, nagkukulang po ako, nag-LBM. Nung makita naman po ako ng mga kasamahan kong teacher, ganun din po yung sinabi. Ang sabi ko, ba't kaya ganun? Nung nagtuturo ako, kahit ala akong sakit na naramdaman, ba't ngayong napakasyon, bumalik ka na eka ulit, hindi, ayoko ka ako. Di ganun nga po. Pero alam niyo po kung makukuha niyo, kung mararamdaman niyo yung nararamdaman ko, siguro po hahalinghin kayo. Sige po, siguro po sisigaw kayo. Na kasi po, napakasakit eh. Para pong hinihiwa. Para pong may kumakagat. Para po siyang may kumakagat eh. Sabi ko, Panginoon ko, ano ba ito? It's not, Panginoon ko, ano ba ito? Kung hindi, puro po dasal ang ginagawa ko. Pero pag nasa simbahan po ako, kapag umaatake, atake na po ang sasabihin ko. Kapag siya umaatake at nagdasal po talaga ako, sabi ko po, always, parati pong ganun ang sinasabi ko. Sabi ko, Panginoon ko, isugo niyo po ang banal na espiritu sa akin. Napakasakit po nitong aking
left side na Puson dito po sa Maitian. Padaluyin niyo po sa akin at haplusin niyo po yung sakit na nararamdaman ko. Siguro po hindi pa nagsesermon. Wala na po 'yon, palis na po 'yon, tanggal na po 'yon. Always po ganoon, yung kada umaga na napupunta po ako, ganun po yung nararamdaman ko. Ngayon po, talagang idinulog ko na po sa mahal na Apo nitong isang linggo na sabi ko nga po, ganun. Tsaka para pong yung katawan ko humihina, nawala po yung lakas nung katawan ko. Nung dumulog po ako sa Apo, pinayungan po niya ako. May mga ibinigay nga po siya na mga dahon. Ito pong linggo na to, ika-siyam po siguro bukas, wala na po, bumalik na po yung lakas ko. Naibsan yung sakit na aking nararamdaman. Kaya alam ko po na ang ating mahal na Apo ay siyang binabaan ng ating o binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay tulungan sa ating mga may karamdaman, lalo na yung mga nandirito na huwag mawala ng pag-asa. Kapag ako po ay nagdadasal, ito po ngayon bumalik na po ulit yung lakas ko, pero parang noon po nawala yung lakas ko. Merong time po na pinagpapatotoo ako, ang sabi ko, sumasakit itong ganito ko. Sabi niya, mawawala yan, pero talagang napakasakit po. Para po bang may sumasaksak, para pong may tumuturok, para pong may naglalagari, para pong hindi ko po maipaliwanag ko ano yung sakit na aking nararamdaman. Sa awat habag po ng ating Panginoon at sa tulong ng Apo, ng ating mahal na Apo, nawala po yun. Ika-siyam po bukas yung pag-inom ko ng mga dahon. Pero pag nasa simbahan din po ako, ang sabi ko po, tawag po ako sa inyo ng tawag. Pinagbibigyan niyo po ako sa tawag na hinihingi ko. Sandali lang, wala na po yung sakit na nararamdaman ko. Ang tanong ko po, ano po ba ang ibig sabihin niya, ano po bang ang aking gagawin bilang kapalit? Parang ganun po yung sabi ko. Kasi po, pag ako'y tumawag, sandali lang, nandito kayo, ano po ba yung maibibigay ko? Ba't puro po ako? Iniintay ko po eh, hindi naman po, wala pa pong sinyalis kung ano po yung nais niyang ipahiwatig na kada tawag ko, walang sandali na hindi niya ako pinagbibigyan eh. Yun nga po ang always na tinatanong ko, ano po ba yung, hindi naman po yung word na kapalit eh. Ano po ba yung nais nyo para sa akin? Yun lang naman po ang gusto kong itanong sa kanya. Pero sa mga biyaya at pagpapala, kagaya po ng narinig ninyo, dito sa mga nagpatotoo, wala na yung nervyos, wala na yung pagkalito, wala na yung mga alalahanin. Kahit na may sakit, masaya, dahil alam kong mayroong magpapagaling. Wala na yung masasakit na salita. Parati na lang pong yung pagpapasensya kung mayroong taong nakagawa ng kasalanan. Wala na yung pagsasalita ng masama. Wala na yung pagmumura. Lahat po okay na. Kaya buong puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat naramdaman kong muli, naramdaman ko po siyang muli sa kagalingang ibinigay po niya sa akin. Di po ba buhay ang Diyos? Palakpakan niya po natin. Salamat.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga na naramdaman ang hiwaga't pagpapala kung tunay nga po ang bawat isa ay lalapit at patuloy na makikipag-isa sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang kapatid na bunso upang mag-alay ng awitin. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat kung wala po ang batnubay at gabay niya sa ating mga pinagdaraanan, marahil lugmok na po tayo. Amen po ba? Amen po ba kayo doon? Sa kabila ng dinadalisay tayo, pinahihintulutan niya yung mga pagdalisay na ito, na yaon. Tayo ay may ngiti. Nakakangiti po tayo. Amen po ba? Kahit na may makirot, may masakit, ano po? Nakakatulog. Payapa ang isip. Amen po ba? Panatag ang loob. May kapayapaan po. Amen po ba? Ganun po kadakila ang Diyos na hindi natin siya nakikita. Subalit, pinadadama po niya kung paano ang dakilang pagkilos niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya po para po sa inyo lahat at syempre sa ating Panginoon. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Wala nang aalalahanin pa, nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Malungkot po ba kayo? Buhay po ang Diyos, ano po? Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa puso ko, ikaw ang bukas.
Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang ludas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. Amen po ba? Sino nga po ba ang hindi dinadalisa? Yan na po. Marahil ang bawat isa sa atin ay may mga pagdalisay na naturingan. Amen po ba? Subalit kapit lang po tayo. Ano po? Kapit lang po hanggat ibinibigay pa ng Diyos ang kaparaanan, binibigay pa ng Diyos ang marapat sa ating mga buhay. Huwag tayong malumbay. Amen? Kasi po, lahat po talaga daraan. Ano po? Wala pong exempted. Purihin ang Diyos. Bawat isa po kasi na naglilingkod dito sa dakong ito ay tuwir ang ginagamit ng ating Panginoon. Ano po? Ayon po iyon sa pagtanggap ng bawat isa. Ayon po iyon sa pananalig ng bawat isa. Kasi po, maaaring gamitin po ang bawat isa na nandito. Ano po? Upang maging daluyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po. Salamat sa Diyos. Ano po? Ang pagkilos po kasi ng Panginoon ay mahiwaga. Amen po ba? Dakila makapangyarihan siyang tuwira na di man siya nakikita, subalit ang Espiritu ay mararamdaman at madarama ng bawat isa. Ganun po kumilos ang Diyos. Kaya nga po ang tema natin is kadakilaan ng Diyos. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Maraming maraming salamat po sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Naiinip na po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang aming Mami Beth Chico. God is good all the time. Ngiti-ngiti nga po ulit para ang Kristo ay maghari, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Iba po ang maghahari sa ating pagkatao. Para pong naiinip na kayo, hindi po, tama po, wag po kayong maiinip sapagkat hindi naman po tayo iniiwan ng banal na espiritu eh. Ang banal na espiritu po, lagi po natin siyang kapiling. Lalo na po kung halimbawa, yung ating puso at damdamin ay ganap nating iaalay sa kanya. Naku, mag-uumapaw po ang banal na espiritu sa ating pagkatao. Amen? Ang tema po niya ay tungkol sa mga biyaya at pagpapala. Natanggap niyo na ba to? Yes! Taas nga po ang kamay ng wala pang tinatanggap. Lahat po tayo ay tumanggap na. Amen? Sapagkat ngayong humihinga pa kayo, buhay pa tayo sa sandaling ito, iyan po ay isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Amen? Kung paanong kayo nakakalakad, nakakarinig, nakakakita, iyan po ay mga iba yung biyaya na mula sa ating Panginoon. Bakit hindi po natin madama? Kasi po bilang pagkatao, bilang tao na hindi pa kumikilala sa Ama, iba po yung measure natin ng pagpapala o blessings na tinatawag eh. Yung pong mga hindi paganap na nakakakilala sa Panginoon, iba po yung measure nila para maklaim nila na sila ay tumatanggap na nga ng biyaya at pagpapala. Ano po ang measure ng hindi pa kumikilala sa Panginoon? Ano po ang panukat nila
para masabi nilang nasa kanila ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ano po ang measure? Yung mga tinatawag na mga material blessings. Binibilang natin ang pagpapala ng Diyos in terms of material blessings. Ibig sabihin, pag marami kang pera, pinagpapala ka. Pag marami kang kayamanan, pinagpapala ka. Pag marami kang titulong hawak-hawak, pinagpapala ka. Ano ang saysay ng mga iyon kung ang puso mo naman at kalooban ay wala sa Panginoon? Amen? Kapag tayo ay ganap na nakakilala sa Diyos, nadadama natin ang kanyang hiwaga at pagpapala, not in terms of material blessings, kundi sa pagpapalang espiritual, mas mapapalad po tayong lahat. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iba po yung pagpapalang espiritual eh. Ano po ang pagkakaiba? Ang pagpapalang espiritual, kahit wala kang kimpal-kimpal na salapi, may galak ka sa puso at kalooban mo. Amen? Ang mga may pagpapalang espiritual, kahit walang perang gagastusin kinabukasan, payapa silang natutulog sa magdamag. Amen? Ang may pagpapalang espiritual, kahit na meron silang karamdaman, hindi sila nabababalig sapagkat meron silang pagtitiwala na mayroon Diyos na magpapagaling sa kanila. Amen? Ilan lamang po iyan sa mga indikasyon na masasabi nating mayroon na tayong mga pagpapala at biyayang espiritual. Sa tatlo ko pong sinabi, alin doon po ang nasa sa inyo na? Kapayapaan. Meron na kayong kapayapaan. Hindi katulad noon na pag meron tayong problema, parang pinagbabagsakan na tayo ng langit at lupa. Hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. Kung narinig niyo po yung pahayag ng isa nating kapatid kanina, ang sabi nga po niya, ngayon, wala siyang pera. Noon, maghapon, ginugugol niya sa paghahanap buhay. Ngayon, hindi na. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa ating Panginoon. Pero, hindi pa rin siya ginugutom ng Panginoon. At payapa siyang natutulog. At nang nagkaroon ng kapayapaan ng kanyang sarili, hindi na maiinitin ang kanyang ulo. Hindi na siya magagalitin. Kaya ito po ay isang napakalaking biyaya na matatanggap natin sa Panginoon. Amen? Ano po ba pinagmumula ng karamdaman? Kawalan ng kapayapaan. Malabis na pag-iisip. Kapag ka lagi kang nag-iisip, isip ka ng isip, nauubos ang lakas mo sa kaiisip, mauubos din ang katawan mo sa sakit. Bakit? Wala kang kapayapaan. Kaya ano nangyayari? Tumataas ang blood pressure. Tumataas ang sugar. Tumataas ang uric acid. Lahat ng abnormal na hindi dapat tumaas sa ating katawan ay nagtataasan. Ang mga cancer cells ay nagiging aktibo. Yan po ang gustong-gusto ng cancer cell eh. Yung palagi kang nag-iisip, palagi kang nai-stress, naku para po iyang mga isda na lumalangoy ng masiglang masigla sa ating katawan. Yan po ang gustong-gusto ng mga cancer cell. Kaya kung ayaw po ninyo na ma-activate ang cancer cells natin, dapat po magkaroon po tayo ng kapayapaan. Amen? Sikapin po natin yan. Sino magbibigay? Ikaw ba sa sarili mo? Ay, gusto kong maging payapa. Matutulog ako ng mahimbing ngayon, gusto kong maging payapa. Mga kapatid, kung wala ang Panginoon sa inyo, hindi ninyo makakamit ang kapayapaan sa buhay ninyo. Tama, mali? Tama. Kaya kung nais ninyong makaiwas sa mga karamdaman, dapat po magkaroon tayo ng kapayapaan, isang biyaya na magmumula sa ating Panginoon. Amen? Isa pa, yung iba sa atin, ang daming iniinom na gamot, huwag lamang manghina ang katawan. Ang daming iniinom na gamot, huwag lamang matrace yung mga lines sa mukha. Ang daming binibiling pamahid para manatili lamang maganda at fresh ang mukha. Mga kapatid, baliwalang lahat yan. Magpunta man kayo sa pinakamagagaling na
mga ano ba tawag doon sa mga ganun katulad nila Belo, magpunta man kayo sa napakahusay at napakagagaling para maretoke at maging fresh ang mukha ninyo. Kung wala ang Panginoon, hindi magaganap ito sa buhay ninyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eh, ikaw ba, Tita Beth, marami ka na bang tinanggap na pagpapala sa Panginoon? Napakadami na po. Hindi ko na po kayang bilangin. Basta po ang masasabi ko lang, nang makilala ko ang Panginoon, gustong-gusto ko po yung linya ng awit na to eh. You shelter me from harm, kept me warm. He gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I have with you, and He gave me everything He owns. He gave up His life, His mind, His own, and He gives me everything He owns just to have me back again. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Binigay po niya ang lahat-lahat. Kumilos po siya to the max para ako lang po ay muli niyang maakay at makabalik sa Kanya. At alam niyo po, nang dumating po ito, sa ang puntong ito sa buhay ko, naramdaman ko po ang ganap na kagalakan at kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Kaya po, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko talaga, the best thing that ever happened to me nang makilala ko po ang Panginoon. Wala na pong ihigit pa. Yun na po talaga yung maximum na naganap sa buhay ko. Sapagkat kung hindi ko po siya nakilala, walang kapayapaan ng kaisipan. Walang kagalakan ng puso at kalooban. Wala pa yung pangyayari, nangyayari na sa kaisipan ko na nagdudulot sa akin ng kaguluhan. Alam niyo po, napaka-sakla po pala ng buhay pag wala ang Panginoon sa iyo. Amen? Subalit pagka ang Panginoon ay nasa sa iyo na, ipaubaya mo ng lahat sa Kanya. There is nothing to worry sapagkat ang Panginoon ay kikilos sa buhay ninyo. Ngayong araw po na ito, napakaganda po ng Ebanghelyo eh. Nagsimba po ba kayo? O nakabasa po ba kayo kung ano po yung pagbasa sa araw na ito? Napakaganda po. Ang pagkakaalam ko pong Ebanghelyo sa araw na ito ay ang unang miracle na ginawa ng ating Panginoon sa kasalan sa Kana. The wedding at Kana. Kung saan, anong ginawa ng Panginoon? Sa dami ng bisita, naubos ang alak. At anong ginawa ng Panginoon? May mga, ano ba tawag doon? Gusi o tapayan. May mga tapayan ng tubig. Ang ginawa ng Panginoon, yung ordinaryong tubig, ginawa niyang alak. Na meron pang nagsabi, bakit yung bagong alak na yan ang ipaiinom ninyo, ipinaiinom ninyo? Dapat yung mga lumang alak. Sapagkat ang lumang alak, iyon ang higit na masarap. Subalit anong ginawa ng Panginoon? Sa kanyang milagro, yung tubig sa mga tapayan, ginawa niyang isang napakasarap na alak. Ganyan kumilos ang Panginoon. Mga kapatid, dumarating sa punto ng buhay natin na kung walang alak, wala naman tayong pag-asa. Nawawalan tayo ng pag-asa. Dapat ba tayong mawala ng pag-asa? Hindi marapat. Sapagkat kung nawala ng alak, ibibigay sa inyo ng Panginoon ang pag-asa. Upang sa bawat araw, maging masaya kayo. Magkaroon kayo ng kapayapaan sapagkat may Diyos pala na nagbibigay ng pag-asa. Kaya kung sa akala mo, maluba ang karamdaman mo, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ay bibigyan ka ng pag-asa, umasa na ang karamdaman mo ay magkakaroon ng kagalingan. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid,
May mga sandali sa buhay natin na nawawala na tayo ng pasensya, na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Nawawala na tayo ng pasensya sa asawa nating sugarol. Nawawalan tayo ng pag-asa sa asawa nating lasinggero. Akala natin ay hindi na tayo makakaahon sa problema. Mga kapatid, mauubos ang luha mo upang sila ay pagbaguhin. Subalit, wala kang magagawa bilang tao. Subalit, pag nagmilagro ang Diyos na ang nawawalang pag-asa ay ibalik sa'yo, magugulat ka na lamang. Bakit yung asawa mo ayaw nang uminom? Bakit yung asawa mo ayaw nang magsugal? Sino ang kumilos? Ikaw bilang asawa niya? Hindi po. Ang Panginoon ang kumilos upang pagbaguhin ang mga tao na nagbibigay ng problema sa'yo. May anak ka ba na laging gabi na kung umuwi? Takot na takot ka kasi ang daming pinapatay, napagkakamalang puser, napagkakamalang adik. Kaya ikaw na ina, hindi ka makatulog. Ang luha mo tumutulo, pumapatak, ala kang magawa. Kapatid, may magagawa ang Diyos upang sila ay pagbaguhin. Magugulat ka na lang, aba, pagtingin mo sa higaan, nandun na pala, naghihilik pa. Sino kumilos? Ikaw? Hindi. Ang Diyos na gumawa ng milagro sa buhay ng anak mo at sa buhay mo sapagkat ang nais ng Diyos maging masaya ka. Kaya, ano ang dapat nating ipangamba? Kung kumikilala tayo sa Diyos na may ginagawang hiwaga, bakit dapat tayong mag-isip? Bakit dapat tayong maligalig? Ang dapat nating gawin ay ang ganap na pagtitiwala sa Diyos na gumagawa ng maraming hiwaga. Kaya ngayon, sino man ang may karamdaman, huwag kang malugmok, huwag kang mangamba. Yung bang beating ng heart mo is abnormal, minsan mabagal, minsan mabilis. Sabi ba ng doktor, merong nagbabarang ugat sa puso mo na natatakot ka na baka mamayang gabi hindi ka na magising sapagkat totally ma-block na yung ugat na yan. Kapatid, huwag ganyan. Always think positive na may Diyos na gagawa ng hiwaga sa iyong buhay. Kaya nawa mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, ialay natin sa Panginoon. Kailangan natin ang wagas na pananalangin sapagkat kung magiging tapat tayo sa ating pagdarasal sa ating Panginoon, kikilos siya sa buhay natin upang ang kanyang biyaya at pagpapala ay ibuhos sa atin. Nakatanggap na ba kayo nito? Yung mga inaantok, yung mga naiinip, sorry. Wala po kayong iuuwi, wala kayong matatanggap. Subalit, yung mga nandito na ang puso at kaisipan ay itinutok, ipinoko sa ating Panginoon, ang hiwaga ninyong makakamtam, hindi lamang ngayon, kundi habang kayo ay nagtitiwala na may buhay na Diyos na kikilos para sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa magandang pahayag. Buhay po ba ang Diyos? Huwag po nating kainipan ang bawat isa upang sa gayon ay meron tayong mapulot, maging aral sa ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? Isa pa rin pong alagad ang aking tatawagin. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat muli ay nagkita-kita tayo sa dahong ito. Nabatid po namin kanina pa, panay ang silip niyo doon, wala pa si Apo. Ipagpaumanhin niyo po, hindi siya darating. Amen po ba yun? Nalulungkot po ba kayo? Opo, huwag tayong malungkot sapagkat ang ating mahal na Apo, napakarami pong ginagampanan at kailangan nating siya ay ipagparaya. Amen po ba yun? Sapagkat araw-araw naman po, naglilingkod po siya. Minsan lang po yun magaganap sa buhay ng kanyang anak. Mga kapatid, sadya nga pong napakabuti ng ating Diyos sapagkat ang biyaya at pagpapala ay araw-araw po nating nakakamtan. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi po si Mami Beth, naalala ko po yung sabi niya sa akin, simple lang mother, kung nais mo na tumupad sa Diyos, lalo na kung paano ang pag-aatas sa'yo,
Dito ko po sisimulan, ano po. Kailangan alamin mo at timplahin mo kung gusto lang nila o kailangan nila. Kung gusto lang nila, i-reject mo. Kung kailangan nila, ibigay mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi po siya nagbibigay ng labis kung ikasasama mo. Amen? Hindi rin po siya magbibigay ng kulang kung ikalulugmok mo. Sa makadaling salita, ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, tinitimbang din po niya yan. Amen po ba yun? At nililirip po niya ang kalooban ng puso, ang puso mo, ang isip mo. Bakit ko po ito nasasambit? Sapagkat ito po yung karanasan at alam ko karanasan nyo rin. Minsan po kasi ang nagaganap, kapag alam ng tao na dahil sa Diyos, masyado kang mapagbigay, ano nangyayari? Gusto ko sa inyo magmula eh. Anong ginagawa po ng tao? Abusado. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kapag hindi ka nagbigay, na alam niyang ikay nagbibigay, may sasabihin pa sa'yo. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, hindi pala mananatili yung ganon. Ituturo sa'yo ng Ama yung tama lang. Magiging tama lang ang pagtimbang upang huwag kang masaktan at huwag kang manghinayang. Amen po ba yun? Sapagkat alam niyo po ba, ang lahat ng labis ay nakasasama. Ang lahat ng labis ay inaawas. Kaya sobrang labis na bait, hindi rin maganda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nararanasan niyo po ba ito? Opo. Ngunit alam niyo po ba, yan po ang talaga pong kapag mula pagkabata mo ay may bukal ka na puso, kahit ipitin pa ng isip mo bilang tao, sumisingkal yung puso mo, sumisigaw na kailangan mong gawin. Amen? Ngunit hilingin mo ang patnubay ng Espiritu para wala kang dalhin sa konsensya. Amen po ba yun? Sapagkat nagmamasid po ang Diyos, hindi ang tao. Kapag nakita ng ating Panginoon, at naalala ko rin po yung dating boss namin, sabi niya, minsan, yung mga tumatanggap ng biyaya at ito'y ibinibigay nila, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit, kung ang binibigyan ng biyaya ay hindi kalugod-lugod ang kanyang ginagawa, yung nagbibigay ng biyaya, maaari iparam ng Diyos yun. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Gusto ko po maging practical kayo. At ito po'y tinuturo at totoo. Amen po ba yun? Paano nga po ba pahihintulutan ng Ama na ang biyaya at pagpapala ay idederetso sa'yo samantalang yung binibigyan nyo abusado? Samantalang yung binibigyan mo ang ginagawa sugal? O di po doon palang putol na? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam nyo po ba ang natutunan ko po sa dahong ito? Huwag mong putulin sa'yo kapag may biyaya ang binibigay sa'yo. Buhay po bang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay laganap. At lahat ay maaaring tumanggap. Ngunit sa pagtanggap ng biyaya na ito, paano ito gagamitin? Ito ba'y gagamitin mo lang para sa sarili mo? Ito ba'y gagamitin mo para maging mayabang ka? Ito ba'y gagamitin mo o para maging sikat ka? O gagamitin mo ito para sa kalooban ng Diyos? Amen po ba yun? Yan po yung mga tanong. Kaya itinuturo po yan ng Ama. Kapag nakita ng Ama, anak, mangungusap po siya eh. Anak, mahaba na ang panahon na ginampanan mo ito, ngunit ano ang naging dulot sa'yo ng tao? Lumbay. Amen? Lumbay. So ngayon, ikaw na tao na ginagamit, kukontrolin niya ang puso mo. Ipit, 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 ipit. Ngayon, yung mga nagnanasa na sa una ay nakikita nila na ganon, marami na nga magkuri-kuri sa isip. Ay, nagbago na. Hindi, wala na siya sa Espiritu, kaya ganun ang ugali niya. Ngunit ang wala silang kamalayan, ibinubulong po yan ng Panginoon na anak. Tama na, tugot na, gamitin mo sa tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, sa madaling salita, ang biyaya at pagpapala na mula sa Kanya, kailangan ito po'y tinitimbang natin. Amen? Sa pagkatinuran po ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Mahal na Apo Kunching, hindi lahat ng mga biyaya at pagpapala na tinatanggap mo ay mula sa mabuti. Kailangan makapagsuri tayo. Amen po ba yun? Kaya bilang lingkod po sa dakong ito, yun nga po,
hindi po masakit yun kahit mawalan ka. Sapagkat alam mo hindi yan sa'yo. Alam mo yan ay mula sa Diyos. Kaya kapag tinanggap mo sa isip at puso mo na mula sa Diyos yan, kaya ka nakatutupad, walang sakit sa'yo kahit mawala. Buhay po bang Diyos? Eme po ba yun? Opo! Bakit ko po nasambit? Napakarami pong pagpalo na ginawa sa akin ni Satanas pagkatapos ng anniversary. Ngunit, sabi ko nga, pinadama lang sa akin ang Ama ang bilang tao. At sabi niya, anak, ngayong sa pakiramdam mo bilang tao ay nalulugmok ka, sino ang kaagapay mo? Ikaw ba'y dinadama ng kapwa mo samantalang alam nila malakas ka? Sige po, magnilay kayo. May dadama ba sa isang malakas? Wala. Ang dadama dyan ay yung gumagamit sa kanya. Buhay po bang Diyos? Eme po ba yun? Kaya ang nangyayari po, kaya nila. Hindi mahalata kahit sabihin natin na napakaraming dumagan ng mga pagdalisay, hindi halata. Sapagkat walang nakakaalam na tao. Sinasabi mo lang na ako'y nasa pagdalisay, ngunit hindi nila alam ang kalaliman. Sinong kaagapay mo? Ang Diyos. Amen po ba yun? Dumating po yan sa punto ko. Dumating po yan sa buhay ko. Na ngayon ko nakita na parang sabi ng Panginoon, anak, yan ang patutuo ko sa'yo, hindi habang panahon ay kasaganaan. Parang tanim lamang yan. May panahon ng tagsibol, may panahon ng pagbubunga, may panahon ng taglagas. At sa oras ng taglagas, sino ang sayo? Sa kapwa mo. Amen po ba yon? Mga kapatid, halina po kayo. Alamin po natin ito. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ngunit, ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay hindi mo lamang mababase sa material na ibinibigay niya sa'yo. Kundi kung ang pagpapala espiritual na sabi nga ni Mami Beth ay puspos sa puso't isip mo, wala man yung mga bagay na yan, diretso pa rin ang buhay mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sabi ko nga, bilang tao, ano po, bakit nga ba kailangan gawin na para kang magpaalipin samantalang sa isang iglap, pwede ka namang magkaroon ng sayo. Amen? Subalit, hindi nga po yun ang kagustuhan ng Panginoon eh. Yung maging mataas ka, kailangan makita niya yung pagpapakababa mo hanggang sa pinakababa kung paano kang tutupad sa kanya. Ngunit, may pasubali siya. Hindi ibig sabihin na pahihirapan kanya. Kapag sa pagtupad nahihirapan ka, may kulang ka. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Tanungin niyo po yung mga kapwa ko alagad. Ganun lang po. Sapagkat, sabi nga, kami po sa dahong ito, natural na tao na kami hirangin. Ngunit, nang tinanggap po namin ang biyaya at pagpapalang espiritual, bilang kami mga alagad, ang natural na tao ay naiba. Amen? Kayo rin po bilang mga tagasunod. Bakit? Wala nang halagang salapi. Sabi nga, ang mga alagad, magaganda lang ang bag niyan pero walang laman. Kundi lipstick. May po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Magaganda lang po ang mga bag tingnan yan. Ngunit pag tinignan mo ang laman, ito na lang ang pera nila. Wala pang pamasahe. Amen po ba yun? Ngunit mamasdan mo sila sa kanilang mga mukha. Ang kikinis ng kanilang mga mukha. Ano kayang ginagamit nila? Wala rin. Eh kung yun nga, eh walang baol, pambibili ka pa ba ng pampakinis ng mukha? Salamat sa Diyos at isa po yan sa mga biyaya ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit kaya eto yung mga alagad na yan? Ang gaganda ng mga suot. Katanungan ba yun? Bakit po? Dahil ang naglilingkod sa ating Panginoon, hindi niya magmamasdan at hindi po niya patitingnan sa tao na busabos. Dahil siya'y mayaman, kapag ikay naging totoo sa kanya, sino magmamanan biyaya niya? Di ba ikaw? Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Kaya ito po kami ngayon, nasa palagay ng tao, eh, wala naman na ikaw mga pinag-aralan yung iba dyan. Oo, natural. Wala kaming pinag-aral, wala kaming pinagtapusan. Pero may mga kapatid kami mga may pinag-aralan. Kagaya nila Mami Beth, yung mga kapatid po namin iba dyan. May kapatid kami architect, mga tapos po sila. At pinagmamalaki po namin yun, hindi bilang tao, kundi doon sa titulo na kanilang nakamtan, nakagawa nilang magpakababa dahil ang biyaya ng espiritual ay kanilang tinanggap. Buhay po bang Diyos? Sino pong gagawa nun? Sino po? Pero alam niyo po ba, may pasubali ngayon ng Ama. Kapag nais mong makamtan ang kanyang biyaya at pagpapala, mauna ka muna.
Paano to? Paano mauna? Ipadama mo muna sa Ama na karapat dapat kang tumanggap ng biyaya at pagpapala niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang Diyos ay hindi bababa para sabihin sa iyong eto na ang pagpapala, eto ang biyaya sa katapatan mo. Gagamit rin po siya ng kapwa mo na hindi mo na kailangan magpakiusap ng napakaraming umiyak. Amen po ba yun? Ipapadama na mismo po yun at ikukusa sa iyo. Di ba kailangan mo ng pera? Di ba kailangan mo ng damit? Eto. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po ang Espiritu. Hindi na kailangan lumuha ka sa dating buhay mo para magmakaawa ka. Alam niyo po ba? Aaminin ko po sa inyo. Wala namang naaawa sa amin eh. Ang totoong naaawa lang sa amin, yung kapwa namin Espiritu. Tagasunod man siya, cops man siya, o kahit sino man, kapag kapwa Espiritu ang kanilang damdamin, sigurado maaawa sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Pero yung sabi na aawa kami sa kanila, walang ginawa, useless po yun. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang po yung sasabihin ko po sa inyo. Nang ako po yung naglingkod, napakaraming biyahe pagpapala na binigay sa akin ng Diyos. Ngunit ang laman ng aking isip, paano ko ito papalitan sa Kanya? Amen? Ang aking anak ay nakapagtapos, gamit din po, may mga ginamit na anghel. May mga ginamit po na anghel sa aking anak, lalo na po si kapatid na Pearl, na talaga pong pinagsumikapan po niya na makapagtapos ang aking anak. At may ginamit din po na hindi ko kaano-ano galing sa malayong lugar na tinulungan din po kami para makapagtapos. Dahil ako'y naglilingkod. Yung pangako ng Diyos sa akin na, anak, paglingkuran mo ako at akong bahala sa anak mo, naganap po yun. Ngayon po, isa na po siyang ganap na nurse at nag-aaral po siya sa, nagtrabaho po siya sa Singapore. Ngayon po, bilang isang lingkod, syempre po, utang na loob mo yun sa Diyos. Paano mo ito babalik? Amen? Paano mo ito babalik? Sana po ganito po yung isip ng bawat isa. Kailangan, kung may ipinagagawa sa iyo ang Diyos, para makapagbalik ka doon sa biyay pagpapalang tinanggap mo, sa'yo pa lang huwag mo nang putulin. Sapagkat yung mga naging anghel ko po, ang sabi sa akin ay ganito, wala kang ibabalik sa aming bayad o kabayaran sa anumang ginamit. Kundi, mula sa akin, papunta sa'yo, huwag mong putulin, ibigay mo sa iba. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po, para po walang putol. Sapagkat kapag pinutol mo yan, sa'yo lang ay wala na pong karagdagan. Amen? Kaya siguro ngayon, yung mga madadamot, magbibigay na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung mga tumama sa wedding, buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sadya nga pong mahirap ito unawain. Maring sabihin nyo, sinasabi lang eka nila yan kasi nangangaral. Hindi po. Ito po'y kaganapan sa aming buhay. Kaganapan po ito. Dahil lahat ng iniluluwal po ng bawat labi ng tumitindig sa harapang ito, hindi maaari maghakahaka ng mga nagaganap. Kundi, ikaw mismo ay makapagtatanto na halimbawa ngayon meron ka, nag-umipit ka, naging madamot ka, gaano ka kasigurado na habang panahon sa'yo yan? Amen? Hindi sa'yo ang buhay, walang bayad dyan. Paano mo sasabihin na ang pagpapalang ito ay akin lang? Walang pwedeng mabuhay sa mundo na ikaw lang. Tandaan po natin yan. Amen po ba yun? So sa madaling salita, sabi ni Ama, anak, akala ko na ipinagkatiwala ko sa iyo to, magiging maluwag ka na, lalo ka pa palang dumamot. Bukas din, wala ka ng buhay. Sinong nakinabang ng salapi mo? Sinong nakinabang ng anong meron ka? Mga pamangkin mo, mga kung ano-ano, wala kang naipunla. Saan ka? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ay mag-iisip lang po na kung ating pong pagninilayan, kailangan pong gawin. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo, salamat Mami Beth, salamat si tinuro mo sa akin. Sabi po niya sa akin, minsan talaga po, aaminin ko po sa inyo bilang tao, bakit nga ba? Isipin mo, pinahirapan mo sarili mo. Bilang tao, ano? Mahanap buhay ka. Tapos hindi mo pakikinabangan. Ang makikinabang ay iba. Halimbawa man, paano mo yung titimbangin sa sarili mo? Titigil ka ba o sisigi ka? Mahirap po, ano? Mahirap po yun. Humiling ka sa Ama. Dumulog ka. Sasabihin ng Ama sa iyo, anak,
Binigyan na nga kita ng paraan mo, tapos ngayon lalapit ka sa akin, lumuluha ka, paano mo ba ginamit? Buhay po bang Diyos? Kaya sabi sa akin ni Mami Beth, simple lang yan, Mother. Alamin mo kung gusto lang nila o kailangan nila. Pag gusto nila, reject. Pag kailangan nila, bigay. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yan? Sapagkat ganyan ang ating Panginoon. Pag gusto mo lang bilang sarili mo, reject. Hindi kanya pagbibigyan. Maaaring may dahilan bakit niya hindi binigay. Baka mamaya anak, pag binigay ko ito, yumabang ka. Baka mamaya anak, pag binigay ko ito, mawala ka sa akin. Baka anak, magbigay hindi ka na nagbago. Ito na ang hahanapin mundo. Amen po ba yun? Napakarami pong rason. Kaya ko po ito yung sinabi sa inyo upang makapagnilay po tayong lahat na hindi tayo po magdamdam sa Diyos. Minsan po kasi ang naririnig ng Diyos, ano ba, may Diyos ba talaga? Kanina pa ako humingi sa iyo, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Tanungin mo sarili mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Tanungin mo sarili mo, ang Diyos ay walang kulang, mga kapatid. Hindi siya magkukulang kailanpaman. At sa kahilingan po sa ating Panginoon, ibinababa po niya ang biyaya at pagpapala doon pa lang po sa panalangin na Ama namin. Kompletos recados na po yun, araw-araw. Bigyan mo po ako ng pagkain araw-araw. Hindi po niya sinabing, bigyan mo ako ng pagkain pang isang linggo. Kaya nahihirapan po ang isip ng tao dahil yung hindi pa nagaganap, iniisip na nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ni Mami Beth, kapag nasa Diyos ka, panatag ang isip mo kahit wala kang pera. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay laganap sa sanlibutan. Ngunit, ilan ang pagtitiwalaan? Oo, sabihin natin, ilapapasok tayo po sa material. Ang daming mayayaman. Kung ang lahat ng mayayaman ay sumusunod sa kalooban ng Ama, wala nang nagugutom. Sige po. Tama po ba? Opo. Marami na mag-iikot. Aapuhapin yung mga taong grasa. Aapuhapin yung mga ano, ibibigyan, pakakainin. Ngunit minsan po, walang pinagkaiba doon sa pinakikita ngayon sa akin. Sa isip ko, yung isang publikano at isang mayaman na naghulog ng barya at naghulog na pinili kung ano yung ibibigay. Sinong nalugod? Saan nalugod ang Diyos? Doon sa karampot na lang na ibinigay niya lahat. Amen po ba yun? So, sa palagay niyo po, sa imagination niyo po, ano nangyari doon sa karampot na yon? Palagay ko ngayon po, kahit patay na siya, nasa langit siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Isa po yan sa panuntunan ng ating Panginoon. Magbigay ka ng bukal sa puso mo sa biyaya at pagpapala na natatanggap natin araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi ko po sakop ang inyong mga damdamin at hindi ko rin po kayo inaaralan. Ito po'y karanasan na sabi ko nga, talaga palang totoo. Totoo pala na yung sabi ng ating Panginoon, kapag naglingkod ka sa Kanya, yung hindi mo pinagpagalan, makikinabang ka. Bakit? Kapag ikaw ay tumulong sa kapwa mo at hindi nakapagbalik yung kapwa mo, may gagamitin ng Diyos para sa iyo na hindi ikaw gumawa para sa Kanya. Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Kaya sa madaling salita po, bakit mo aasahan ng kapwa mo na maibalik sa iyo? Pero siyempre po, ito po ang bibigyan ko po ngayon ng timbang. Mami Beth, kung tama ako, ano po, o mali. Ang tulong, bukal sa puso. Ang utang, binabayaran. Ang bigay, kahit hindi mo ibalik, okay lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eh kasi biyaya ko rin po yun eh. Kailangan po malinaw po ito. Alam ko po na bilang tao, may masasaktan. Ngunit ito po yung katotohanan. Amen? Ang utang, kailangan bayaran. Kapag buhay ang inutang, sabi ng tao, buhay ang kabayaran. Huwag niyo pong gagawin yon. Ilagak niyo sa Diyos at siya bahala magparusa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po, mga kapatid. Kaya bawat araw po, sabi ko nga, diyan po na agrabyado ang mga lingkod eh. Agrabyadong agrabyado. Bakit? Hayaan mo, lingkod naman siya eh. Hayaan mo, pinagpapala naman siya eh. Hayaan mo, kaya naman niya yun kasi malakas siya sa Diyos. Oy, malakas siya sa Diyos. Nakakatanggap siya sa Diyos, hindi dahil sa'yo. Amen po ba yun? Dahil sa ginawa ng katapatan sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Sana po maunawaan ito ng lahat para walang nasasaktan. Amen?
bigyan po natin ng halaga ang bawat isa. Sapagkat, sabi nga, kapag inubos mo ang tao na kinuhanan mo at hindi ka nagbalik, sino pang gagamitin ng Diyos para sa'yo? Sasabihin sa'yo ng Diyos, ayaan mo na siya, anak. Ibinigay ko na sa kanya lahat. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pansin. Mga kapatid, umuli, uulitin ko sa inyo, walang Diyos na bababa. Gumagamit lang po siya ng katauhan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya gawin po natin, sapagkat lagi po natin tatandaan kung ang biyaya at pagpapala na nakakamta natin sa Diyos ay nagagamit natin sa tama hanggang kaapu-apuhan nyo aanihin ito. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit kung ang biyaya at pagpapala ay gagawin po natin ay masakit ano po? Parang masakit ang aking sasabitin. Hindi ko na po itutuloy. Sigurado, sa'yo pa lang putol na. Amen? Opo, wag na po, wag hindi natin mahihintay sapagkat ang ating Panginoon hindi maaaring dayain. Amen? Kaya, alam niyo po ba, ang kagalakan po ng mga lingkod, ang aming mga pagdalisay ay parang bagyo lang. Tumatagal 3 araw, tapos na. Hindi po tumatagal ng 1 taon. Hindi tumatagal ng buwan. Tumatagal lang po ng 3 araw at laya na. Ganun lang po. Ngayon, kaya tumatagal sapagkat baka pinagdinilay ka ng ama. Suriin mong mabuti sa sarili mo bakit tumatagal yung pagdalisay sa'yo ng tindi-tindi-tindi. Amen po ba yun? Pinasusuri po yun. Huwag lang sa sarili mo, maging sa kapaligiran. Lahat po yan. Binibigyan po niya yan ng kaukulan para makapagnilay ka. At sigurado lilitaw ang katotohanan kung sino ang may kulang. Amen po ba yun? Yun po. Yun po yung natutunan ko sa Diyos. Kaya kapag alam ko po sa aking sarili na ako may kasalanan, titiisin ko po ang hirap hanggang palayain ako ng Diyos. Kung alam ko sa aking sarili na kailangan kong gawin, titiisin ko ang hirap para sa Diyos hanggang palayain niya ako. Never na magpapahirap ako ng kapwa ko sapagkat ayokong balikan habang nabubuhay ako. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi. Huwag po tayong umuwi ng walang dala-dala. Sa mga nagbahagi, maaaring may mauwi tayo ng kagalakan at kadakilaan kung paano sa kanilang buhay nagpakita ang pagpapala at nagpakita ng himala sa kanilang mga buhay. Ikaw tao na hindi mo naranasan, magsumamo ka sa Panginoon upang ikaw tao ay bigyan ng kapayapaan at pagpapala na mula sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang kapatid na Jocel Sulit upang sa closing prayer. Magsiluod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng Tastasin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Patawarin mo kami sa aming mga utang, kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Kaparaan ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kaparanan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Kaparanan ang pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Huwag mo kami ipanitulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Senyo. Ave Maria, sa pikado konsibida. Ave Maria, sa pikado konsebida. Ave Maria, sa pikado konsebida. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumali mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinopo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Diyos, amang dakila at makapangyarihan, ang lahat ng parangal, papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa iyo sa oras na ito. Salamat po, Ama. Wala man ang anak mong kinalugdan mo, ang taong kinalag mong aming minamahala po kung sino, sapagkat siya'y merong kinampanan. Salamat po muli, tinipon mo kami sa oras na ito. Salamat po sa mga anak mong ginamit mo, tumindig sa harapan, upang iluwal ang mga salita mo, ang gintong aral mo na magbibigay sa aman ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, at pagbibigay ng wakas na pag-ibig mo. Salamat po, Ama. Salamat sa patnubay at gabay mo sa mga ginamit mo, sharer na naturingan, facilitator sa oras na ito upang isiwalat ang marapat na marinig ng mga anak mo. Masagot ang mga kanilang dahlahin sa buhay, mga kanilang katanungan sa kanilang kaisipan, mga bumabagabag sa kanilang kalooban, ang mga anak mong tuwirang nakinig, tuwirang ninamnamang salita na nakikinig, ay makakakamit at makakamtan ang salitang kanilang gustong marinig. Salamat po, Ama, sa lahat ng parangal na ito ay binabalik namin sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kalabisan pagkukulang. Itinataas namin sa iyo, Ama, sa oras na ito, ang taong anak mong kinalugdan mo, na patuloy mo siyang puspusin upang sa aming mga anak mong katulad namin ay marami pa pong maakay. At sidlan mo po siyang Ama ng kalakasan upang patuloy na makapaglungkod at matpatuloy ang kanyang pag-aatas. Sampu na aming mga kapatid na alagad, CAPS IT Choir at mga tagasunod na nariritong inakay mo. Maramdaman at madama ang kadakilaan mo, ang wagas na pag-ibig mo, at tunay na buhay kang Diyos na aming pinaglilingkuran sa dakong ito. Ama, sa oras na ito, sa aming pag-uwi, sa paglisan sa dambanang ito, ang mga tatahaking daan, hawiin mo, Ama, ang kanilang daraanan upang makarating sa kanilang tahanan na may kaluwalhatian. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa iyo mula sa pasasalamat, kahingin ng kapatawaran, pati na rin po ang aming pagtulog. Ang lahat na ito ang may tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo, sa pagtanglaw ng liwanag banal na Espiritu, sa pagmamahal ng dakilang
Inang Birhen Santa Maria, at sa minamahal naming mahal na Apo Kunshin. Amen. Sa pangalan ng Katastasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.